Okay guys, welcome to my channel. Ngayon, ang gagawin natin guys kung paano mag-maintenance ng video card. Kasi yung video card ko, lagi ko siyang ino-overclock. Lalo na, siyempre, sa gaming, no? And streaming. Kaya medyo kailangan kong palitan yung ano niya, yung thermal paste. Ngayon, ipapakita ko sa video na to na kung paano siya linisin. Kasi kailangan din talaga yun para tumagal yung ano, ang mga device natin, i-maintain talaga natin, lalo-lalo na yung mga video card na in-overclock. Kasi kapag in-overclock ang isang hardware device ng isang computer, is umiikli yung lifespan niya. O siyempre, bago tayo magpapatuloy sa video na to, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and then huwag nyo kalimutan i-share. And then, enjoy this video guys! Okay guys, ito yung mga kailangan natin sa paglilinis. Siyempre, screwdriver. No, and then itong tawag dito, air blower, air cleaner to. Oh, para yung dumi sa loob nito ay malinis din natin. Siyempre, ito rin, itong toothbrush, yung lumang toothbrush, tsaka ito, itong brush. Inisin natin siya bago natin siyang bigyan ng bagong thermal paste. Lalagyan natin ng thermal paste. Ito guys, no? Oh, nakikita nyo naman guys yung dumi, no? Oh, linisin natin. Okay, meron din siyang maganda talaga guys, lagi natin linilinis yung mga hardware device ng computer natin. Lalo na itong video card. Pero darating din yung araw, papalitan ko rin to kasi kailangan ko talaga ng yung medyo mas malakas na video card. Siyempre, buksan natin guys. Tanggalin natin ito. Yung tornilyo niya. Okay. Yung bracket. Okay. Wow. Oh, sobrang dumi guys. Wow. Itong part dito guys, ito yung GPU niya. Ito yung mga chip. Grabe. Need na talagang palitan or linisin. Yan, linisin natin guys. Ano? Dahil wala akong makitang cotton guys, ito na lang tissue, malinis na tissue. Yan, tanggalin natin yung lumang thermal paste. Actually, mas maganda linisin natin maayos. Okay.
Siyempre, linisin din natin na ito. Linisin na natin ito, guys. Kasi pag marumi yung ano natin, ito yung minsan dahilan bakit nasisira kagad yung mga hardware device ng computer natin or yung mismong buong computer. Kaya, suggest ko, every twice a month, once in 2 months, or once a month, mas maganda, linisin natin. Pero ingat lang tayo sa paglilinis, guys. Kasi, pwede masira yung device natin. Kaya malaking tulong to, tong tutorial na to, kung paano maglinis para hindi nyo masira yung mga hardware device nyo. Okay. Ayan, tanggal na yung thermal paste nito. Ayan, para tanggal na rin lumang thermal paste. Ayan guys, natanggal na, nag-linis na. And then siyempre, linisin din natin tong pan kasi pag marumi din yung pan, hindi niya mapapalamig ng maayos yung video card nyo. Lalo na kung ino-overclock nyo. Kasi ito, laging naka-overclock to eh. Kasi GTX 1050 Ti lang kasi to. Hindi pa natin affordable yung 390 Ti or yung 6000 series ng ano Radeon AMD. Yun yung ano guys eh, pinag-iipunan ko. Kasi kailangan ko talaga yung mga malakas na video card lalo na sa gaming at siyempre sa mga video editing. Ayan. Tapos sabi natin guys, maganda yung malinis talaga. Ayan. Ayan, linisin natin na maayos para mapakinabangan natin na matagal. Okay. Ngayon, ibabalik na natin guys. Bubuoyin na natin uli. Siyempre, tagyan lang natin ng konti. Yung sakto lang. Kasi masyado marami ito. Ayan. Okay na siguro yan. Tagyan ng konti. Yan. Okay na yan. Ngayon guys, ganito. Para siguradong pasok siya. Okay. Okay. Yan. Okay. Thank you.
Okay guys, ito. Ngayon, pagkatapos nito guys, ilalagay ko na itong panya. And then, ilalagay ko sa computer and then itatry ko siyang i-benchmark. Tingnan natin kung mag-iba yung temperature niya. Ganyan lang guys. Gamit nga tayo ng maliit na mas magandang ano screwdriver. Masyadong maliit to. Masyadong mano yung dulo niya kaya baka malos thread. Okay guys, malinis na. Okay, ngayon, itatry ko na uling ibalik sa CV sa computer. Okay guys, dito na nagtatapos yung video natin. Yun, ganun po yung paglilinis ng video card natin, no? Or pag-maintain na. Ang kailangan lagi nating maintain na yung video card natin, lalo-lalo na kung ino-overclock natin, kasi kapag nag-overclock tayo guys, bumababa yung lifespan ng device natin, kaya lagi nyo lang siyang ayun nga, ilinisin, kasi yan yung kalaban talaga ng computer, yung dumi. Kaya kung gusto nyo tumagal yung gamit natin, linisin nyo talaga, wag kung maaari once a month, no? Or maganda pa once in 2 months, ganyan. Pero mas maganda once in a month talaga. Kaya, sana nagustuhan nyo tong video na to. And then, alam ko makakatulong to sa inyo. And then, siyempre, huwag nyo kalimutang i-like, subscribe, and then, i-share. Okay guys, see you on our next video. Okay, bye!